Hello mga boards, pagod na ba kayo sa lahat? Tulad na lang ng mga nire-repair natin ng dami-dami. Meron pang generator, meron pang TV. Pero mga boards, dahil sa guwapo tayo, laban lang. Kaya naman mga boards, meron tayong i-repair dito na Sony. Hindi pala repair. Kasi nga, gumagana naman ito. Ayan, so meron tayong sounds, good yung kanyang sounds. Ang problema ng customer ay gusto niya palagyan ng Bluetooth module. Gusto niyang palagyan ng USB module o kaya Bluetooth module itong kanyang Sony na ito mga boards. Dahil bakit nga naman kasi bakit pang anong tawag na ito? Pang iPad lang. Ang iPad lang yung input niya and then yung CD. Ayan, so old na itong mga boards. Old model. Pero gusto na nga may-ari na palagyan ng USB port, mga ganyan, para makapag-Bluetooth siya. Para itong si Sony ay magamit pa niya. So, ang model pala nito mga boards ay MHC-EC69i. Okay. CD lang yung meron sa kanya. Ayan, CD at saka yung function niya ay radio, FM at saka AM. And then itong iPad mga boards. So ang gusto ng may-ari nga, paulit-ulit, gusto niyang palagyan ng USB. Kaya naman, ituturo ko sa inyo kung paano lagyan ito ng USB. So ito yung USB module natin at ilalagay natin dito banda. Ayan. Ayan, so butakasan lang natin yan mga boards. Sirahin natin yan and then ilagay natin yung connection niya. Okay. Buksan ko lang mga boards and then butasan ko dito. Alright. Una kong ginawa ay gumawa ako dito. Nag-drawing ako kung saan dyan yung aking bubutasin para magkasya itong module natin. Alright. So gagamit tayo ng drill. Ayan, para mabutas yan. A few moments later. Subukan nating i-fit. Ayan. So, magiging ganyan na ang kanyang itsura. Ayan. So, gumanda. Nag-upgrade na. So, na-i-close natin. Ayan, nabubuksan. So, ang gagawin natin mga boards ay i-retain pa rin natin yung function ng iPad. Ayan. So, pwede pa rin maglagay dyan ng iPad. Lalagyan ko lang mga boards ng mga wire dito sa kanyang mga pindutan para ma-connect din natin dito sa pindutan dito banda. Ayan. Para magamit din ito. Parang naka-built-in din sa kanya itong module na ito mga boards. And then yung connection niya. Dudugtungan natin yan kasi masyadong maiksi. Ayan. Hindi maabot yung kanyang uterus. Kaya kailangan natin dugtungan. Kaya kailangan natin dugtungan mga boards. Alright. And boom mga boards, tapos na. Tapos na malagyan ng wire. Ayan, so ayan, so ito yung sinasabi ko mga boards kanina na i-connect natin ito, itong mga wire na ito papunta doon sa pindutan dito. And then ito na mga boards yung dinugtungan ko na power supply kasi hindi siya aabot dito sa pagkoconnectan natin. So ang kailangan natin dito mga boards ay 12 volts. So kukunin natin dito sa kanyang nakasaksak ba? Okay, so kukuha tayo ng 12 volts dito sa kanyang supply. So, tingnan natin kung saan tayo kukuha ng 12 volts. So, nakaset tayo sa DC. So, tingin ko ito mga boards. So, plus yan. Ayan. So, meron tayong 16 volts. Yan ay good yan. Ayan. So, kaya niya yan mga boards. Kahit 16 yan. 12. I think parang 24 ata yun. Hanggang 24 voltage. Ayan, so ito tayo kukuha ng supply. So dito tayo kukuha ng supply. Ito yung flex niya papunta dito. Papunta dito. So ito yung flex niya mga boards. Ayan, connected yan. Papunta dito. Okay, so doon na tayo sa kabila. Patayin muna natin baka may mapag-short tayo dito. At imbes na wala tayong problema ay magkaka-problema tayo. Okay, so dito number 1, sabi niya 1. Kung nakikita nyo, hindi ko may zoom na ng maayos kasi nagsishake na yung aking kamay. Alam nyo naman kung laging nagsishake. Pasmado. Bakit pasmado? Ayan. So dito, number 1 ay, ang number 1 niya ay R negative. So ground, right ground and then R plus. R and then R positive. So number 2, ito yung positive. Yeah,
same thing dito sa L negative naman. So in short mga boys, so ito yung input na ng sound na galing doon sa iPad. Ayan, so itong dalawa na ito yung kanyang sound. And then itong dalawa naman dito mga boys ay yan yung kanyang ground. Para mag-enable yung dalawang yan ng input dito, kung nakita yung mga boys ay meron siyang iPad det, sabi niya iPad det. So meaning yan iPad detect. So hindi siya mag-enable kung walang nasisense dyan na voltage na galing sa ground. Okay, so ganyan yung kanyang spin out. Ayan, so number 1, kita nyo naman, tingnan nyo nalang mga boards. So yung iPad det na yan, yung iPad detect, dapat connected yan sa ground para magkaroon siya or para mag-enable yung IC para i-process niya yung audio na galing doon sa module natin. Kasi pagka hindi niya nade-detect, kunyari, kasi kapag wala siyang nade-detect kunyari ng iPad, which is the case natin ay module ngayon nilagay natin, hindi yan tutunog. So kailangan meron siyang ma-detect. So i-enable natin yung detection mode ng iPad na yan. Okay, so mag-connect lang ako mga boards and then ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-enable yan. A few moments later. Okay, so ganito yung kanyang connection mga boards. Ayan. And then yung detect niya mga boards ay ganyan. So gumamit lang ako ng wire para mag-dikit yan. O kaya pwede nyo namang i-short na lang yan. Okay lang yun. Yung DG. Okay, zoom na din para makita yun. Kailangan magdikit lang guys. Kailangan magdikit lang mga boards yung kanyang DG ground at saka yung iPad det o kaya yung iPad detect. Dapat connected yan to ground. Okay, testing natin mga boards. Hopefully gagana. And then kapag gumana na, and ilalagay ko na itong mga pindutan niya. I-connect ko na din siya. Power on natin. Okay. Nag-power on and then nag-on na din ito, Bluetooth. Saksakan natin mga boards ng okay, so saksakan natin ng USB. Okay. So hindi siya tumutunog. Volume natin dito, palakasan lang natin. Ayan, naka 50. And then syempre iPad mode tayo. Ayan, naka iPad na siya. iPad. And then volume natin. Oh, di ba? Ang ganda. Ganda. Old na Sony, tapos minodify, naging Bluetooth na siya. Oh yeah, USB. Ayan, saka control din mga boards yung kanyang yan, bass. Okay, kinan muna natin baka makapirate tayo. Ayan, so next goal natin mga boards ay itong mga wire na ito. I-connect natin dito sa play, stop, ay play, pause, and then yung backward, mga ganyan, and then forward, and then yung mode niya is dito sa stop. So dito pa lang mga boards. Alam ko nakatulong na tong video na ito para sa inyo. Baka naman kung hindi pa nakasubscribe, please subscribe. At kung nagustuhan mo tong video natin, like naman tong video. And leave a comment na din mga boards. Okay, gawin ko lang mga boards. A few moments later. And then yung sinabi kong pindutan dito mga boards, para sana parang built-in talaga yan. Kaya lang nagkaroon tayo ng problema kasi nga mali-mali yung mga pinipindot niya mga boards. Although tama yung connection natin, pero kapag pinindot dito ay nag-stop mga ganun boards, at saka kung ano-anong at kung mga ano-anong keys ang lumalabas or yung nag-a-activate, kaya pinutol ka na lang mga boards. So wala na yon, hindi na yon gagana, hindi ko na yon magagawa mga boards. Eto na lang, dito na lang tayo magpindot. Okay, so dinagdag ko na lang yung wire ng AUX line. Ayan, so ayan, para kapag ka sa TV pwedeng padaanin dito yung sounds. Okay, so testing na natin mga boards.
Nakasaksak na yan. Power on. And then, yeah. Kailangan mga boards, pindutin mo tong iPod para tumunog. Kasi kapag naka-CD ka or yung tuner FM, hindi yan tutunog. Kaya kailangan pindutin ito para tutunog siya. Okay? So again mga boards, kung gusto mo naman tong video, please like naman at pa-share na din para naman yung mga may ganitong klaseng component, gamit pa nila yung mga old na component nila. Okay? Like and subscribe mga boards. Maraming salamat sa panonood.